nakita na natin yung ano, yung presyo ng bigas medyo tumataas na naman. At siguro kailangan balikan din natin yung Bulacan, yung Intercity, kung yun ang talagang source eh. Doon ang mga trader, doon ang, at na mga importer. Susubukan natin kung malaman natin ano ba talagang dahilan kung bakit tumataas ng konti na naman yung bigas. Although meron dito, yung pinang mababa nakita natin, 45 at a kilo, meron din dito 50. May pagkatataas ng ano, presyo sa tuloy. Medyo matumal-tuloy ang benta. So yung retailers, they don't know the reason why the prices are going up? Iniisip nila baka kulang yung imports. Uh-huh. At kasi yan hinahalo, di ba, local production at importation, o baka kulang yung anhi, di ba? Pero check natin, i-inspect natin. Pero sa tingin natin, hindi naman malaking problema. Pero siyempre, binabantay natin regularly, para hindi kagaya nun na biglang tataas, na nabibigla lahat, di ba? Kasi yun talaga ang dahilan kung bakit nandito tayo, kaya regular dapat ang inspection para yung Kongreso makakabantay at saka malalaman natin talaga yung ugat ng problema. Sir, your thoughts po on kikiluhin na lang yung eggs? Para well, sure na hindi na dadaya sa presyo yung consumers? Well, siyempre, bayan, patakan talaga ng mga nabibenta, no? That's a... parang iko-control nila yung pagpapataas at pwede pa rin yan sa option. We can probably call for an oversight committee hearing para ma-investigate. Lahat eggs at saka yung atlog at saka lahat ng mga ingredients kasi malapit ang Pasko. Less than one month to go na. One month to go na tayo. Kaya importante na lahat ng ating mga kababayan at ng Pilipino ay may sapat na bilhin at sa tamang presyo. Sir, yung pagkilo sa eggs, does that need a bill? Or hindi na po? Retailers na yun? Sa pagkakang mga retailers, in coordination with DTI para tama yung price control. At yun din ang hihingi natin mga suppliers, di ba, at mga producers na sahan po ng ating Paskong, itong panahon ng Pasko, kung pwede na lang, i-stabilize lang, ipapababa lang ng presyo bilhin ng lahat ng mga commodities dito. Alam mo naman, Pasko, para masaya lahat. At babawi na lang. At saka, alam mo naman, pag ginawa mong tama, yung Diyos ang tumutulong din sa ating lahat din dito. Kaya, yun ang dinghingi sa ating lahat ng mga suppliers at ng mga traders, users, kung pwede ibaba na lang o i-maintain na lang yung presyo ng bentahan. Sir, yung meat, kumusta po? Yung kanina daw sinabi na bumaba, barato daw. Bumaba. Ikumpara natin sa nakarang taon, maganda ang presyo. Ganon din sa sibuyas at saka yung mga presyo gula. Kaya happy naman din kami sa karamihan po ng mga binibenta dito sa farmers ay tamang presyo. Yung rice lang po? Yung nakikita natin medyo tumataas ng konti. Kaya dapat talaga babantayin din natin at pupunta natin yung Bulacan ulit para malaman din natin kung sapat talaga na supply o kung may nag-hoard na naman at babantayin din natin yung level ng importation at saka siyempre inspect din natin yung local production.